So for today's vlog, mga lalabs, so isang platform na naman ito na nag-offer po ng up to 120,000. So, nag-rate na po siya dito ng 2.9 and then meron na rin po siyang 1,000 reviews. Pan-reviewing po sa kanila pong mga feedbacks, ng kanila pong mga borrowers, so madami-dami rin po yung nag-positive feedback dito, ibig sabihin na-approve po sila and nakapag-loan po sila. And then yung iba naman po, nag-negative naman or na-failed sa pag-a-apply. So, this time, so itatry natin mga lalabs kung ma-approve ba tayo dito para naman makita po natin kung magkano nga ba yung ma-approve sa atin. And at the same time, titingnan din natin kung legit ba yung application na ito. Malaman din natin kung magkano ba yung deductions nila or yung mga charges doon po sa loan amount na ina-approve po nila. So, bago yan mga lalab, so road to 5,000 subscribers na rin po tayo. So thank you so much sa akin po mga supporters dyan na patuloy na nagsusupport. Keep on tuning in lamang po mga lalabs and then keep on supporting to my YouTube channel. Pag naabot po natin ang 5,000 subscribers, mamimigay po tayo dyan ng worth 5,000 giveaways. So itong sinasabi ko po mga lalabs ay si Pera Lending. So under po siya ng UPESO PH Lending Corporation. SEC registration number CS20181409 and with certificate of authority number 2718. Minimum amount nila is from 2,000 up to 120,000. So loan term from 91 days up to 365 days. So requirements lang po nila dito from 18 years old up to 55 years old with one government valid ID. So dito titingnan natin kung ma-approve ba tayo para naman mapatunayan natin kung legit ba ito and at the same time titingnan natin kung magkano ba yung mga deductions nila dito or charges pagdating po doon sa kanila pong loan approval. So install natin mga lalabs si Pera Lending. Nandyan lang po yan sila sa Play Store. After nyo po ma-install si Pera Lending, so makikita nyo po yan dyan. So Pera Lending fast, easy, and reliable. So magre-register po kayo dyan kapag kawala pa po kayong account dito. So hingiin po ang inyo pong mga number po yan dyan para dun sa OTP or verification code. So, after po yan mga labs, magpa-pop up po yan dyan. Hingian na po kaagad kayo ng inyo pong mga personal information. So, pilapan nyo lang po yan dyan. And then, second mga labs, so, hingian po kayo ng residence information. So, kung saan po kayo nakatira or yung location po ninyo. So, pilapan nyo lang po yan dyan. And then, click nyo lang po ang next. So, third mga labs, so, work information. So, loan purpose. Social status, industry, company name, monthly income, working years, company telephone number. So, pagdating po mga lalabs sa work information, kapag ka wala po kayong work, nasa bahay lang, pwede nyo pong ilagay ang freelance dyan, or pwede nyo pong ilagay ang self-employed. So, hirapan nyo po yung mga lalabs yung mga hinihingi po nila dito para makapag-proceed po kayo, para hindi po kayo dito ma-recheck. So, next mga lalabs, so identity information. So, hingyan po kayo dito ng one government valid ID. So, ina-accept po nila dito mga lalabs. So, TIN number, passport, UMID, SSS card, PRC, driver's license, pag-ibig, GSIS ID, voter's ID, PSN, and postal card. So, mamimili po lamang po kayo. And then, hingyan po kayo dito ng selfie with your ID. Next mga lalabs, so payment method. So, ayan kung saan nyo ba gustong i-transfer or i-send ang inyo pong mga loan amount. So, pwede po bank transfer and then e-wallet. So, GCash po, pwede po yan dyan. Paymaya, coins, and GrabPay. So, after po yan mga lalabs, magpa-pop up ka agad-agad dyan. So, meron ka agad akong loan approval na 2,000 pesos. So, loan amount 2,000. So, you will repay in 2 installments. Please confirm the first repayment period. So, dito mga lalabs, so 7 days lang po yung binigay nila na days para doon sa iyo pong repayment. And then, dito na specify na po or na detailed na service fee is 840.
Withdrawal service fees 50 pesos and then disbursement amount is 1,110. Na-detail na rin po nila na ang iyong first due date is sa September 9, 2023, 1 week after lang po yun, which is na magiging 1,999. And then second due date mo is sa January 30, 2024, which is na 0.20 na lang po. Ito na detail na po kagad nila mga lalabs na ang iyo pong loan amount approved sa'yo is 2,000, which is na hindi mo po marireceive ng buo. Dahil po ang marireceive mo lang po dito is 1,110 and then service fee is 840. 50 pesos naman, puro, para naman po rin sa withdrawal service fees. And return, ang ibabalik mo po sa kanila is 2,000 pesos. So, unlike po sa iba pong mga platform na buo na nare-receive ang pera, but din dito kay Pera Lending, so binabawas na po nila or dinideduct na po nila doon yung interest nila, which is na yung service fee na 840 plus po yung withdrawal service fee na 50 pesos. So, ayan po mga lalabs. So, it's up to you na po mga lalabs kung i-grab nyo po ba yung ganitong offer ni Pera Lending, dahil dito po ay in-specify na po nila or na-detailed na po nila na hindi mo po full na makukuha ang iyo pong loan amount dahil po ibabawas na po nila doon yung service fee na medyo may kalakihan po. So kung i-grab nyo po ito, so i-click nyo lang po yan dyan ang confirm para po doon sa confirmation po ng inyo pong mga loan. So disclaimer lang po mga lalabs, so hindi ko po pinopromote si Pera Lending dahil ako po ay katulad nyo rin po lamang na naghahanap rin po nang mautangan na kung saan naman po ay low interest and then with long loan term naman po ang hinahanap ko. Kung magkagayon man, ma-engagement po kayo sa ganito pong utangan, be responsible na lamang din po. Para naman at the end of the day ay wala po kayong pagsisisihan. Ayan po mga lalabs, so thank you for tuning in. Marami pong salamat. God bless po. Bye-bye.